Eh, tinan nyo po, walang nakakaalam kung saan nakalibing eh. Ha? Pero na lang kung yung mga taga-Brazil na nag-uwian na, yung mga Pilipinong isinama roon ni Brother Eli, balita ko po ay nag-uwian na dahil wala na pong pangangaral sa Brazil. Ha? Hindi na po ipinagpatuloy yung mga Bible exposition sa Brazil. Kaya yung mga Brazilian na mga miyembro, alam ko po ay ano, nag-aalis-alisa na sila. Tumitiwalag na sila dyan sa MCGI sa Brazil. At yung namang mga Pilipino na isinama ni Brad Eli, tumira sa mansyon niya, alam ko po nag-uuwian na rin dahil nararamdaman po nila na yung mga naipundar sa Brazil ay pipirahin na. Ibebenta na lang daw po yun. Dahil wala na po eh. Wala na pong gawain. Wala na pong pangangaral pagpapalaganap sa Brazil. O kaya siguro yung mga Pilipinong natira sa mansyon, kung sila po ay baka po sa kanila natin malaman kung ano ba talaga ang naging cause of death ni Brother Eli. Mabuti nga itong mga kapatid ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Sila po humarap sa media at sila po mismo ay ano, kinumpirma po nila na namatay na nga, at ang sanhi ng pagkamatay ay sinabi po. Yun doon. Doon po ako ano eh, doon ako nakapag-isip. Sabi ko talaga ka akong kasi si dating Pangulong Aquino, siya po ay ano eh, naging public figure po yan. Kaya interesado po ang publiko tungkol sa kanya. Eh si Brother Eli eh, kung ipagmalaki nung araw nitong mga kasama niya eh, national treasure ng Pilipinas. Malaki ang karangalang iniambag ni Brother Eli sa Pilipinas bilang isang Pilipino. Eh bakit noong mamatay eh, wala man lang ibinigay na maayos na burol, lamay, wala man lang maayos na libing na ibinigay para kay Brother Eli, at ang mga miyembro pinagkaitan ng impormasyon. Hindi ba lang ipinaalam sa mga miyembro kung ano ba talaga ang naging dahilan ng kamatayan ni Brother Eli? Kaya hanggang ngayon yan po ay isang mystery. Misteryoso pa rin, misteryosong kamatayan yung nangyari na yan kay Brother Eli. Malamang ang ikinamatay, drug overdose o COVID-19, ha? Sabi ni Brother Jacob Santos. Meron naman nagsabi sa akin, meron daw nakasagutan, may, kumbaga, may nakaaway si Brother Eli bago siya namatay. Na yun ay, ano, kumbaga, eh, parang tumaas ang presyon na high blood, at dahil doon ay inatake naman. O yun naman po yung naiparating sa akin. Kaya, para po ito ay matapos, yung mga ano na yan, mga kuro-kuro na yan, ilabas na yung death certificate. Ha? Matagal-tagal na rin eh, ilang buwan na, mula pa ng February, March, April, May, June, o apat na buwan na pala, wala pa rin inilalabas na death certificate. May nagsabi nga po na may nakasamaan ng loob, isang assistant daw, personal assistant, nakasamaan ng loob ni Brad Eli. O kaya parang dahil po sa sobrang sama ng loob, depresyon, inatake sa puso. Meron naman nagsasabi, COVID-19. Meron naman nagsasabi, COVID-19 plus.
Plus, ibig sabihin, mayroon pang sakit na parang nakakahiyang malaman ng publiko kung ano man yung sakit na yun. Ang tanging makakasagot po niyan yung bagong leader. Kung siya po ay may balak pang ipagtapat yan sa, kahit sa mga miyembro ng kanilang iglesia.